Nós vamos dar uma mão a Cristo na vossa parte. O bispo Marte, agora a Santo, o lado da Cristo vai na forma de uma mais manchimba, Roma para Deus. A tua mão me dará a palavra de uma mão. Pagbasa mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan. Mahal kong kaibigan kayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpapatotoo sila sa simbahan rini tungkol sa iyong pag-ibig, at lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalampay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat umayo sila sa ngalan ng Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalalanap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Mapalad siya sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang libi magiging dahilan, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, patarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid may balik at haba. Kahit sa malinig, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hinagbuhay siya ay laging tapat. Hindi magbibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang sagot. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Hallelujah. Inanggihan siya ng
Ngunit nang malaunan ay nasabi ko sa sarili, bagaman hindi ako natatakot sa Diyos, may kumagalang kaninuman. Isagawag ko na nagkataroon ng hinihingi ng babae ko. Sa barangay, hindi ang mong inangkampal. Baka po ako mainis sa kaparinig niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ko ang sinabi ng masamang ko, hindi pagkakalimang ng Diyos ang katarungan. Sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanyang araw-araw. Bagamang hila ng katagal yun. Sinasabi ko sa iyo at nasunan ikagawad sa kanilang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa pagdating na ito, may makikita kaya siyang mga tao na nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng may makikita kaya siyang mga tao na nananalig sa kanya. Ito po yung katarungan ng pinamanin ni Jesus. Saan ka na mababasa yung pananalig sa ating Diyos. Sabi ng punang tatlo. Tatlo ang kung tingin po natin ay parang compartments na makikita natin yung pananalig sa Diyos. Ang kinakalaw po natin acts of piety, pananalangin. Kung gawain ang kabanalan, acts of charity, kawagawa, corporal and spiritual works of mercy, and then yung acts of penance. So bahagi yung magkutusin ay maging bahagi ng ating pagkilos. Bagaman po yung ating ibanghelyo ay marami ang makita po natin na tumutugon sa panalangin. Isa rin pong makita na kung saan ay nananalangin. Dating natin ay yung pag-ahari ng Diyos ay nakikita rin sa tatlong bagay na ito. E saan natin ipapasok na tao ba? Pwede po doon sa penance. Kasi bahagi yung mga usahas ay kaibat ito yung magbabayad po na kinakailangan ibigay ng bako. Bahagi na kung saan ay parang may pamanik ang ganyang tunay na pagsisisi. Ito po kalimitan. Ito po yung kalimitan na dinugulog namin sa harapan ng buong ikamalagawa ko ay nandoon. Nandoon na wala kung katulad ng damdamin ng babaeng balo. Yung kanyang pagiging masilasin, pagiging mahuli sa kanyang pagtugon, sa kanyang pananalig na makating niya yung katarungan. At kung nawa bigyan natin ang hindi ng pagkakaw, sapagkat kuminsan po sa daigdig na ito, lalo-lalo na sa sabi natin sa pagtong ito, yung acts of piety sa ating karanan, yung acts of charity, kuminsan makikita natin na tulong ng tayong tulong, pero wala tayong isang pagitang pagbabago. Kundi kaya po ay sa pag-aaral natin ng katarungan, sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng nararapat, yung mga penas na itinudulog natin. Kaya ano lang yung sabihan ko ay maging masigasig lang tayo. Huwag tayong panginahan ng loob. Kahit sa tignan ng maraming sagawa sa ating pagkilos sa daigdig na ito na kumisa may parang may
may badal na nakaharang. Si bakit? Kasi itong mga nabanggit na pag-iros, ito ay mga tanda ng saranang palataya. Tanda ko ng palataya. Hindi mo hinahanap na kung saan yung makita ko. Hindi yung ay nagkanagdarasa. Kasi nakikita mo na lahat ng darasa. Kaya ka naiingkaan ng magdasa. Nakatulog. Eh pero, pag sinabi mo na kahit na ikaw hindi nagdarasa, ikaw ang nagdarasa ka, ano yung okay? Yung charity, dalawang yun. Doon natin may ikaw po yung pag-kilos na kung saan yung pinapamami na hindi ka tumitigil sa pagtulong sa iyong kapwa. Kahit na nag-iisa ka lang, katulad ng babaeng pare. Doon din po sa pag-usapagpupara ng katanungan sa pagbibigay ng penance o ng pagpapakasakit. Kumisa po, makita po natin yung mga devotional practice natin. Sabi nga yun, kung pumunta ka halimbawa sa landaya para maglandog ng misa, kumisa, nakakaintan mo kasi marami na akong pupunta roon. Pero it's still the same. Kahit nalito pa lang ako sa parokya ni San Martin, magdiwang ka rin ng misa sa araw na yun, bayang bahagi ng iyong devotion. Ganun din yun. Pananampalataya, hindi lang sa pagpupunta ka roon, sapagkat puso, maraming gumagawa, ay it could help. Bakit is not the faith? Pwede mo yung maging bahagi ng pagtulog. Pero kapag nawala na yung mga nabanggit ng pag-condition, then you stop. Doon masusubukan talaga yung pananampalataya. Kaya bahagi mo ng pagtulog sa mga saan na yun ang maunawaan natin. Kaya yun ang hinahanap. Hinahanap sabagat maaari mo yung tatlong ito, acts of charity, acts of piety, acts of penance. Ay pwede namin yung ginagawa, baka mamaya, detach doon sa ating pananampalataya. It should be rooted in our faith. And we should be aware. Kasi baka mamaya hindi tayo naging aware, baka mamaya hindi namin maintindihan yung nabanggit ng pag-Kristos. Simply because hindi mismo namin naiintindihan yung aking pananampalataya. Kaya ano man ang ginagawa natin, maliwanag na pinapamangin si Jesus. May makikita kaya akong pananampalataya. At yun, sabi nga ako natin, luwan mo sa karakter nung babaeng pare. Kahit hindi kayo nag-iisa, kahit ikaw ay nihalo, kahit ikaw ay walang nakampi, kahit na ikaw ay hindi kinikilala ng lingkunan, kasi nung panahon na ni Jesus, ito ay mga pinatawag ng kita mga aba, mga walang pangalan, non-existent. Ito lang exist. Hindi ka binibilang. Pero bakit? Kasi yung kanyang pananampalataya. At sa nga ba? Ganun din po yung aming partidos. Yung isa kong kaibigan, sabi niya habang niya, kung kasi ngayon, natapos naman ang eleksyon sa US, sabi niya niya. At ngayon ay nauso na rin yung mga rarali dahil sa ayaw nila sa isang kandidato, gusto nila yung isang kandidato. Eh,
Sana kung sabi niya yung comment niya sa tao, yung ganito yung pagnanakis ng tao, yung zeal, yung inip, na sana tayo nakikita ng isang loyal follower ng isang kandidato ng politiko, ay kung ganito sana yung aking pagkasakato para ng aming pananampalataya. Sa pagkilala namin sa ating Diyos, ay sana mas maganda. If we have the same intensity of belief and commitment to our faith.
aming makapangyarihan. Makapangyarihan at kumika. Ang mga araw ng ito ay kung Jesus na may pagkapala na ang pinangyarihan sa pagdanap ng buko ng isang kasapal. So magkita ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng Diyan. Amen. May inyong mga Panginoon. At sa kailin. Para sa Diyos ang inyong puso at iba. Itapas na naman sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi naman matapos ang ako na ninawagan niya ang kalis, hindi ko niyang pinasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ang dahil ito at inunin. Ito ang kalis na ako ng bago at walang niyang iba. Ang aming dugo na ibuhos para sa iyo at para sa lahat. Sige magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang mistero ng parangang pagkasama. Si Kristo ay nagbabalik, si Kristo ay nagbabalik, si Kristo ay nagbabalik sa mga kasama. Ama, pinagawa natin ngayon pag-alala sa pagmamatay ng mga pagkabuhay ng mga nangyayari namin sa Diyos. Ang pinagawa ay nagbibigay buhay at ang kalis ay nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang inarapat ko ngayon sa mga parang magkakaroon sa iyo. Eh, sinasama namin kami magsasalo-salo sa kawalan ng Diyos ni Kristo. Ay ang pulot sa pagkakaisa sa pamamitan ng Espiritu Santo. Ama, tingabi mo ngayon si Papa dahil sa buong lindig, susunin kami sa pag-ibig kaysa ng Francis na yung Benaventura. Alam ka ng kapalitan. Alalahan ng mga kapalit namin ng hinday na may pag-asa sila yung muling mabubuhay kaya hindi na nakapang mga kumahan. Kawa ko sila patuloy
isang sapat ng mga apostol. San Martin na lahat ng labanan na muhay dito sa daigdig ng kalikod-likod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang mga kampo na buhay sa karagaman mo. Sa pamagitan ninyo na ang aming mga Panginoon. Sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng sa Kanya, ang lahat ng karapat na buhay sa iyo, Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, mga kasawa ng Kanya. Amen. Magkaroon tayo ng pananampalataya katulad ng babae ng tao. Senhor, mas que sai, Senhor.
Yang terus dilakukan oleh mereka, asalnya saya berusaha bersandar. If we, the Church of Christ, has prayed for centuries, it might ask us to be for you, our mother, in these years. Here, we who make up the body of Christ present our land beside the words of Jesus present are contemplation and instrument. In which we gather, therefore, we hope and findings of our holy living world at this moment of our history. Mother of our people, to me, who rejoice the name of the Virgin of the Maria, by your sins and by Maria, you know all our sufferings and our hopes. You who have the mother's awareness of all the struggles between good and evil, between light and darkness, which afflict the world today. Mother of our people, accept the cry you speak, which be moved by the Holy Spirit. Address directly to our heart. Embrace the beloved of the Mother and handmaid of the Lord, our people and our land. Please now we trust and prostrate to you, for you are truly concerned for the earthly and eternal destiny of every individual among us and for all our people. We have before to your protection, O Holy Mother of God, despite our petition and our necessities. Behold, as we gather before your immaculate heart, we desire the prayers of the Lord in our land, joining heart and mind with all our response and by the people. To unite ourselves with God's creation, which for love of us, your Son made of himself to the Father. For their sake, he said, I consecrate myself, that they also may be consecrated in the truth. We need to unite ourselves with our Redeemer in this consecration for the world and for the inspired human race, which in his divine heart has the power to obtain pardon and to secure their liberation. The power of this consecration by your Son, our Lord, lasts for all time and embraces all individuals, peoples, and nations. Thus also embracing our people and our land, the power of this consecration overcomes every evil that the spirit of darkness is able to awaken, and has in fact awakened in our time the hearts of men and women in human history. How we feel now fear the need for the consecration of our people in union with Christ Jesus himself, for the redeeming work of our Redeemer must be shared in and by the word and by our own people through Christ, through the Church. We turn to you, Mother of our Redeemer and our Mother above all creatures. We bless handmaid of the Lord, who in the fullest way obeyed the divine call. Hail to you, who are really united to the redeeming consecration of your Son. Mother of the Church, enlighten the people of God along the paths of faith, hope, and love. Help us to live in the truth of the consecration offered by Jesus, your Son, for the entire human family, and for us redeeming people and for our beloved men. In entrusting to you, O Mother, our people, your first of Immaculate Maria, we entrust to you this very consecration itself, placing it in your motherly heart. Immaculate Heart, help us to conquer the threat of evil, which so easily enters and takes root in the hearts of people today, and those immeasurable threats already laid down upon our country and seem to block the path toward their future. From hatred, violence, in conflicts which divide and destroy our people, deliver us. From sins against human life, from its very beginning, deliver us. From the dominion of the dignity of the children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life, society, deliver us. From the greatness, the
comfort all the demands of life. Deliver us.